Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! So yo, hello, what's up mga kagwaps? Yun nga, ano, bali dumating na yung hinihintay natin na update tungkol nga mga kagwaps sa nangyari sa mga kalapati natin na ihahagis ng bigan mga kagwaps. So nag-upload na yung kinauukulan, yung may-ari ng club mga kagwaps, at sama-sama natin itong pag-usapan. Hali kayo, panuurin nyo na ito at baka panuurin pa ng iba. Oops, teka lang ha, huwag kang magko-comment, baka mamaya galit-galit ka na naman. Panuurin mo muna yung video para malaman mo kung anong content. Let's go! Yon mga kagwaps, welcome back again dito sa Gwaps TV Official. So ito nga, for today's video natin, isa pag-uusapan natin mga kagwaps, yung tungkol nga doon sa nangyari sa karera kahapon mga kagwaps. So bali naglabas na ng update mga kagwaps yung club, at ngayon ay yun ang pag-uusapan natin. So bago yun mga kagwaps, meron pala tayong pauwi kahapon. So hanapin natin siya, ayun siya sa taas mga kagwaps. So hindi ko na i-stressin. Yan, galing ng bigan yan mga kagwaps. So isa yan sa mga malalakasang katawan na kalapate na sumurvive doon mga kagwaps. At ngayon malalaman nyo kung ano ba yung naging dahilan kung bakit sa 2,600 na kalapate, 400 lang mga kagwaps ang umuwi. So yun, hali kayo, gawan na natin to ng reaction video. So bago natin to simulan mga kagwaps, nga pala alam ko na iba't iba yung magiging reaction ng mga fanshares dito. Meron na namang magagalit sa atin, meron na namang mangungundi na, pero hindi natin sila papansinin kasi gusto ko na malaman ng lahat ng mga fanshare dito sa Nueva Ecija, maibalita ko kung ano ba'y totoong nangyari sa mga kalapati natin. So kung magagalit man ho kayo, ngayon pa lang ho ay humihingi na ako ng pasensya. At kung magko-comment man ho kayo ng hindi maganda dito sa aking video, wag ho kayong umasa na kayo ho ay re-replyan ko, sapagkat hindi ho ako nagre-reply, lalong-lalo na ho sa mga galit na mga nagko-comment dito ho sa aking YouTube channel. Malupit ka talaga! Ang ganda mong lalaki! So bago natin simulan mga kagwaps yung content natin na to, ayan sa mga kalapatids natin dyan na gaya ko, na naghintay din mga kagwaps kahapon, sa wala, kasi nga ay mayroon palang nangyari na hindi maganda dun sa mga kalapati natin, shoutout po sa inyo. So ayan, panibagong alaga muna tayo ng mga kalapati natin ngayon, at pangit nga mga kagwaps ang naging resulta ng laro dito sa atin. So kahit papano sana, maganda yung magiging abangan natin sa bawat linggo, kaso nga lang sa kasamaang palad mga kagwaps, hindi na uuwi yung kalapati natin kasi nga malabo na yon. So sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano ba yung nangyari. So i-upload ko rin mga kagwaps yung post nung kinauukulan para mabasa nyo rin, para sa mga taga Nueva Ecija dyan. So hindi ko alam kung anong nangyayari sa pigeon race natin dito, pero tignan natin kung ano bang gagawing remedyo ng kaukulan dito sa ginawa nilang hindi tama sa mga alaga natin. Oh, break muna tayo mga kagwaps. Ayan, no, pakain muna tayo. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Sa kinauukulan, sa nagmamayari ng club, alam ko kung nagkakalapate rin ho kayo, at alam nyo ho kung gaano ho kagastos ang pagkakalapate. So dapat ho, hindi lang ho basta-basta nangyari na ang nangyari, gumawa din ho kayo ng aksyon. Kasi hindi ho namin matatanggap yan bilang isang puncher. So shout out po sa inyo, sa president po ng isang club dito. Alam ko na iniingatan nyo yung kalapate namin, pero sana hindi nyo ho ginawa yun, at alam nyo naman na pwedeng mangyari kung ano man yung nangyari. So ayan, sige, hali kayo mga kagwaps, pagpatuloy natin yung usapan natin. Sa breeding pa lang, alam nyo na po ang gasto sa pagkukondisyon, sa pagbibili ng supplement, sa lahat ng kailangan ng mga kalapati natin. Alam ko, so alam ko rin na hindi naman na natin maibabalik yung nangyari, pero sana naman kahit papano ay gumawa kayo ng aksyon, at saka dapat sinabi nyo ho ng mas maaga sa mga puncher, kasi wala na ho kayong magagawa kundi sabihin at aminin ho kung ano ho bang nagawa nyong kamalian din sa club nyo. So ayan, medyo naaasar lang at naiinis lang po ako, pero hindi ko naman po kinukundi na o hindi ho ako nagagalit sa pamunuan ng inyong club, pero sana dinggin nyo kung ano man ho yung request sa inyo ng mga kalapate, mga puncher na siyang nakasama sa ginawa nyo hong pagdidesisyon. So pwede nyo naman hong ibalik yung ibon kung sakali man na hindi ho kayo makadaan sa mga checkpoints, or kung sakali man po na talagang hindi kaya, isa sabihin nyo na lang ho na magbabalik kayo ng ibon sa mga punchers at hindi kasya sa crates nyo.
Ayan po, sa dami po ng pinapakain namin araw-araw, ginagastos namin mga breeders namin para makondisyon ho sila. Tapos, pinalaki ho namin ng matagal yung aming mga alaga, yung aming mga warriors. Tapos, pagdating ho ng karera, sir, ayan, ano hong nangyari? Hindi ho ba? So, tingin ko ho kahit sino, kahit sa inyo ho gawin yan, magagalit ho kayo. Ayan. So, hindi ho basta-bastang ibon din yung mga ginagamit ng ibang mga punchers natin kasi talagang gumagastos siyang mga yan para sa mga kalapati nila para makakuha sila mga magagandang linyada. Oh, tingnan nyo nga, pagpapatuka pa lang mga tropa, grabe na effort na yung binibigay ng mga punchers natin. Tapos breed ka ng breed, ganun ang mangyayari, di ba? Oh, grabe. So yun mga kagwaps, ano? Bali, sige, tuloy na nga natin yung tungkol dito. So yun, ang post nga mga kagwaps, base sa pagkakaintindi ko dito sa president ng isang club dito sa atin, na ayun nga, nadisgrasya yung mga ibon. So ang sabi niya ron is hindi siya di sila makadaan o iniiwasan nila yung checkpoint mga kagwaps. So possible, ang ginawa siguro nila doon is pinagkasya yung ibang ibon mga kagwaps doon sa ibang crate. So siksikan, ang nangyari is mayroong suffocation. So sa madaling salita mga kagwaps ay na dead yung mga kalapati doon. So kung sino lang mga kagwaps yung natira, yung mga nabuhay doon sa mga crates na yon, nung inopen nila yung crates, sinundot nila, inilabas nila mga kagwaps. So kung sino lang yung mga lumipad doon, yun lang yung mga makakauwi mga kagwaps. Kaya sa 2,600 na kalapati na inilaro ng mga punchers dito sa taga Zaragoza at sa taga Nueva Ecija mga kagwaps, ang nakauwi lang ay nasa almost 400 plus lang yata mga kagwaps. So napakadaming ibon talaga ng hindi nakauwi at na disgrasya. So sa kinauukulan, hindi natin alam kung ano ang gagawin yung kaukulang action para dito, pero sana dinggin nyo yung request sa inyo ng mga punchers dito sa Nueva Ecija, kasi pagka po hindi nyo yan napaliwanag, hindi kayo nakagawa ng remedyo at hindi nyo po yan na-actionan, iiwanan ho kayo ng mga player nyo at hindi ho maganda ang patakaran at pamamalakad kung sakali man ho na hindi nyo pansinin yung hinaing na mga punchers na nagtatanong sa inyo kung ano ba ang gagawin nyo matapos nga yung ginawa or yung nangyari na hindi maganda sa aming mga kalapate. Saka hindi ho namin sir pinulot ho yung mga pinangkondisyon namin dyan, mga pinangbreed namin dyan, saka yung mga binili namin ng mga breeders ng mga kalapate na yan. So kung sakali man ho, mas maganda ho talaga na kayo ho mismo ay humingi ng tawad, mas maganda sa mga punchers natin at hayaan nyo ho, kami ho, sampu ng Team Zaragoza, kasama ho ng mga iba pang mga social media influencer dito, mga punchers, baka ho mag-set kami ng punta dyan sa mismong clubhouse at kayo po ay kakausapin namin. So sana ho, magkaroon ng magandang resulta ang pag-uusap, kasi ho, hindi naman ho patas kung matitira yung mga nabuhay lang na kalapate, hindi naman ho kasalanan yun ng mga puncher, kasalanan ho ng club yun. Kung itutuloy man ho natin yun, dapat ho, maipaliwanag ho natin ng maayos sa iba pang mga lumaro at hindi nakapagpauwi, lalong-lalo na yung maraming in-entry at puro live pa yung kalapate. So yun mga kagwaps, bali hanggang dito na lang muna tong video ko na to. Maghintay na lamang tayo ng update kung ano man yung masasabi ng club na nakadisgrasya ng mga kalapati natin. So yun mga kagwaps, huwag nyo kalimutan na mag-comment, mag-like at syempre mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube channel. Muli, this is Kuya Ryan and you are watching Gwaps TV. Peace out!